Mga tangay, ang oras 3 minuto makalipas ang alas 6. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, Nico Mendoza Tan. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, araw ng Lunes, November 28, 2022. At narito na ang mga pangunahing balita na dapat yung abangan ngayong umaga. Human trafficking sa Palawan mapipigilan sa pagtutulungan ng barangay at LGU ayon kay Peace and Order Program ng Provincial Government. Raul Timbangkayan na ihalal na bagong miyembro ng Board of Directors ng Paleco. Puerto Princesa City at buong Palawan na iwanan sa pagkakaroon ng malaria sa buong Mimaropa Region. Ating police report, drug by bus ng Regional Drug Enforcement or Drug Enforcement Unit, dalawang sachet ng hinihinalang shabu na kumpiska. Suspect aminado. Headlines. Sa ating balitang showbiz, art director ng FIFA World Cup music video na si Jungkook ng BTS, isang palawenya. Para sa ating balitang good vibes, batang Puerto Princesa founder Majal Bautista binigyan ng pagkilala sa Career Executive Service Board. Abangan ang detalye ng mga balitang yan makalipas ang ilang sandali. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa Pagapulot Interior ang nagkaroon ng trabaho. At unang-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Kaya ipalawan mo na. Pars, saya mo ah. Ibang dami mong bayarin. Pars, palaparaan sa Palawan Pawn Shop. Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa. Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakarami naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman, Mars. Palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ho kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus malungos. Maya-maya. Hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan. Kaya ipalawan mo na. Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabaya din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. Sa detalye ng ating balita, human trafficking sa Palawan mapipigilan sa pagtutulungan ng barangay at LGU ayon sa Peace and Order Program ng Provincial Government. Ang detalye ng balita, hatid ni Romy Luzares.
Tutok sa mga barangay ng bawat munisipyo para magbigay ng awareness sa komunidad kung ano ang tamang proseso kapag punta sa ibang bansa. Kapag naturuan ng tamang proseso at maipaalam sa mga residente kung sino ang dapat na paniwalaan sa usapina ng pangingibang bansa. Ito ay ayon kay Milma Sakulan, ang program officer ng Peace and Order Program ng Pamahalang Panlalawigana. At ang mahigpit na koordinasyon ng bawat otoridad sa lahat ng mga lugar para matiyak ang mabilis na aksyon na usapin ng human trafficking. Noon daw ay may illegal recruiter sa bayan ng Batarasa na natutupan nila, pero hindi nito alam na kung meron pa ito sa ngayon. Na. Ang estratehiya umano ng mga ito ay naninigay din ng klayo sa mga o sa pagpunta sa ibang bansa, pero bahagi pala ito ng human trafficking. Ay naman kay Retired General Paul Hagwin ng Batay Palawan na ang pagtutulungan ng media at mamamayan na ang isa sa nakakatulong para masugpo ang human trafficking na palagi ang sasura ng Palawan ang nangyayari dahil sa magaling daanan at tila walang pakialaman dahil sa usapin ng pera na makukuha. Bahagi naman ng Provincial Social Welfare and Development, kahirapan pa rin ang palagi ang ugat ng pagsubok sa ibang bansa at pagkapit sa illegal recruiter na nauwi sa human trafficking dahil sa mga pangako ng magandang buhay na hindi alama ang tamang proseso. Sila sa PSWDO ay naibibigay naman daw ang mga programang pagkabuhayan ng mga pamilya. Ang problema, kulang sa tiyaga na mapalago ang mga kabuhayan na kanilang iniibigay kaya nauwi sa pagsama sa mga aya-aya ng pangingibang bansa na hindi sa tamang proseso. Ito ngayon ang pagtutulungan ng Provincial Interagency Council Against Trafficking sa susunod na taon na pangunahin na o pangunahin naman nilang programa laban sa human trafficking sa pag-asang mapagtatagumpayan ito sa susunod na taon. Romel Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palaway niya. Maraming salamat kasamang Robbie Luzares. Sa ibang balita naman, Raul Tibangkayan na ihalal na bagong miyembro ng Board of Directors ng Paleco. Ang detalye ng balita, hatid ni Ruth Rodriguez. Balita 1, Balita 1 with DYPR. Raul Tibangkayan na ihalal na bagong miyembro ng Board of Directors ng Palawan Electric Cooperative para sa District 4. Nakuha ni Tibangkayan ang 28 votes sa isinagawang eleksyon noong Sabado, November 26 sa Barangay Santa Monica Covered Gymnasium ayon sa Section 5, Article 1 ng Palawan Electric Cooperative Election Code. Bagamat lone candidate o nag-iisang kandidato lamang si Raul Tibangkayan, sapat na ang isang boto upang maideklara itong panalo. Ang District 4 ay binubuo ng Southern Barangay ng Lungsod ng Puerto Princesa na kinabibilangan ng mga barangay ng Tinigiban, Santa Monica, Siksikan, Irawan, Iwahig, Montible, Santa Lucia, Los Biminda, Mangingisda at Napsan. Ruth Rodriguez para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palaway niyo. Balita 1, Balita 1 with DYPR. Maraming salamat kasama ang Ruth Rodriguez. Sa ibang balita pa, Puerto Princesa at buong Palawan na iwanan sa pagkakaroon ng malaria sa buong Mimaropa region. Ang detalye ng balita, hatid ni Romy Luzares. Balita 1, Balita 1 with DYPR. Mula Puerto Princesa City hanggang sa Sonan Lungsod at Lalawigan ang nangunguna sa may mataas na kaso ng malaria sa buong Mimaropa region. Ito ayon sa Mimaropa DOH Center for Health and Development sa online press conference na isinagawa ng mga ito nitong Biyernes. Ayon kay Winston Mala, ang malaria surveillance officer ng DOH Mimaropa, nitong huling tala nila ng kaso ng malaria sa Lungsod at Lalawigan sa buwan ng Oktubre ngayong taon, nasa 2,451 na malaria cases kumpara sa ibang probinsya ng Mimaropa na halos wala ng kaso ng malaria. Bagamat mababa umano ang bilang nito ng 29.56% sa nakaraang taon ng 2021 kung saan nagtala ang Lungsod at Lalawigan na
ng 4,148 na kaso ng malaria. Nangunguna naman ang bayan ng Rizal sa may mataas na kaso ng malaria kumpara sa ibang munisipyo sa sur ng Palawan. Kaya naman patuloy ang kanilang pagtutok ngayon sa lungsod at lalawigan para maiwaba ang kaso ng malaria hanggang sa taong 2028 ay magkaroon ng malaria zero case sa buong lungsod at lalawigan. Tulad ng ibang probinsya sa Mimaruta, napapunta na sa zero malaria case at may probinsya na nga naideklarang malaria free. Bahagi ito ng kampanya para sa malaria free Pilipinas. Ang Marindoke ay taong 2008 pa umano na ideklarang malaria free at ang Romblon ay taong 2012 at ang Occidental Mindoro naman ay nitong taong 2020 at itong September 15 lang na ideklarang malaria free ang Oriental Mindoro. Kaya naman ang lungsod at kalawigan na lamang ang kasalukuyang nagtatala ng kaso ng malaria. Ang dahilan naman ito ay ang lawak ng Palawan at Puerto Princesa maliban pa sa kinagisnan na pamamaraan ng paniniwala na makatutubo sa paano maiwasan at magagamot ang malaria na siyang bibigyan ng solusyon na ng Mimaropa DOH Center for Health sa pagkikipagtulungan daw ng mga LGU at mga naninirahan sa mga lugar na may mataas pa ng kaso ng malaria. Sa target na 2028, Puerto Princesa at Palawan Malaria Free, inaasahan umano ang seryosong partisipasyon ng bawat pamilya sa komunidad, aksyon ng bawat barangay at pagtutok ng local government unit. May limang lamok na nagbibigay ng malaria umano sa buong bansa na mayroon sa lungsod at talawigan. Una dito ang Anopheles flavirotris na nakikita sa buong Pilipinas sa nananirahan sa malinis na sapa at ilog na lumilipad hanggang isa hanggang dalawang kilometro. Ikalawa ang Anopheles litoralis na nabubuhay sa tabing dagat na nakakalipad hanggang mula sampu hanggang 15 kilometro. Ikatlo ang Anopheles balabasinensis na nakikita sa bayan ng Balabac, bansang Java, Sabah at Borneo na nangingitlog sa mga tubig na may hupay at apak na mga hayop at nakakalipad ng mula hanggang 4 hanggang 6 na kilometro at pag-apat ang Anopheles mangyanos na makikita sa Mindoro sa mga ilog na bahagya ang Agos at panglima ang Anopheles maculatus na nangingitlog sa mga mababaw na ilog at hindi magubad na lugar na kaya ang mataas na klima na nagpaparami sa mga semi-stagnant water. Ito man ang mga lamok na kailangang masugpo para maabot ng lungsod at lalawigan na ang zero malaria. At maabot lang ito kung nagtutulungan ang kanilang kung nagtutulungan silang lahat. At sa susunod na taon na may bagong teknolohiya umano na ilulunsod sa buong Palawan at Puerto Princesa para sa susunod na taon laban sa pagsugpo sa lumok na hindi pa maaring banggitin kung ano ito na maaring makatulong para sa target ng zero malaria case sa buong lalawigan at lungsod. Romel Luzares para sa DYTR, ang una sa puso ng mga Palawenya. Balita Uno, Balita Uno with DYPR. Maraming salamat kasama ang Romy Luzares. 16 na barangay sa mga munisipyo ng Palawan nakatakdang pailawan ng isang kumpanya mula sa Japan. Ang detalye ng balita hatid ni Ruth Rodriguez. Balita Uno, Balita Uno with DYPR. 16 na mga barangay mula sa bayan ng Dumaran, Taytay, El Nido, San Vicente, Batarasa, Quezon, Rizal ang nakaplano na at inihanda ng pagtayuan ng Renewable Energy Infrastructure ng WE Energy, Global Tokyo Electronic Power Corporation at TEPCO, Power Grid and Green Grid Global. Ito ang napag-usapan ng mga kinatawan ng WE Energy, Global Tokyo Electronic Power Corporation, Power Grid at Greenway Grid Global sa pagbisita nito sa pamalangkan ng lalawigan noong November 24. Ang investment delegation team ay pinangunahan ni Mr. Yoshinori Kaniko, TEPCO Power Grid and Greenway Grid Global President, at Mr. Asim Ramchandersinga, CEO ng We Energy Global, at iba pang miyembro ng korporasyon.
nakipagpulong ang mga ito kina board member Ryan Maminta bilang kinatawanan ni Governor Daniel Socrates at chairman ng Energy Oil Gas Exploration Committee sa Sangguniang Panlalawigan, board member Juan Antonio Alvarez at Office of the Governor Development Officer May Lacau. Tinalakay din sa pagpupulong ang planong investment ng korporasyon sa mga lugar sa lalawigan ng Palawan na nangangailangan ng renewable energy infrastructure na mas matipid at ligtas sa kapaligiran. Ang Winergy Global Tokyo Electronic Power Corporation, ang Power Grid at Greenway Grid Global ay ang kumpanya rin na nagbigay ng Sabang Renewable Energy Corporation Project o Sabang Project na may 14-kilometer smart microgrid infrastructure renewable energy provider sa lungsod. Ruth Rodriguez para sa DWPR, ang una sa puso ng mga parlamento. Maraming salamat kasamang Ruth Rodriguez. Ang ibang detalye ng balita, abangan sa aming pagbabalik. Alam mo ba na ang nikel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nikel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nikel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at manipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nikel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw, at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Kamay-ari, gusto mo bang maging kinatawan ng Paleco sa District 9 na binubuo ng munisipyo ng Quezon at Rizal? Magkakaroon ng district election sa December 17 para sa mga nais maging Board of Director. Ang huling araw ng pag-file ng Certificate of Candidacy ay sa December 7. Ano pang hinihintay mo? Check ang qualifications sa ating official Facebook page sa www.facebook.com/palawanelectriccoop o sa ating official website sa www.paleco.net. Maaari ring i-download dito ang Certificate of Candidacy at Checklist of Requirements. Ang pabatid na ito ay hatid sa inyo ng Paleco at ng Himpilang ito. Palawan Water Park Bastoria is back! Make a splash and experience fun aquatic activities with your loved ones at Puerto Princesa's first and only water park. Make a reservation today by contacting their team via mobile at 0917-585-4435 or 0998-597-6831, via landline at 048-716-6027 or email at sales.ppc@astoria.com.ph. Visit www.astoriapalawan.com and search for Palawan Water Park by Astoria on Facebook. Located at Kilometer 62, North National Highway, Barangay San Rafael, Puerto Princesa City, Palawan. What are you waiting for? Dive in and visit Palawan Water Park at Astoria. Balita Uno. Balita Uno. With DYPR. DYPR. Sa pagpapatuloy ng ating balita, Comprehensive Coastal and Water Use Plan o CWUP ng Bayan ng Culion, ganap na ang zoning na ordinansa. Ang detalye ng balita, hatid ni Ruth Rodriguez. Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. Ganap na ang zoning ordinance, ang Comprehensive Coastal and Water Use Plan ng Bayan ng Culion, na
matapos itong aprobahan ng Saguling ang Bayan noong October 24 sa kanilang 16th regular session. Ang LGU Culion ay nagpapasalamat sa naging katuwang sa pagbuo ng plano sa tamang paggamit at pagkonserba ng mga yamang tubig tulad ng mamamayan ng barangay, department heads, mga people's organization, civil society organization, mga stakeholders at mga partners na ng lokal na pamahalaan ng Culion sa pag-angalaga at pagkonserba ng likas na yaman. Ang Bantay Dagat Task Force ang mangunguna sa implementasyon ng ordinansa na kasaad din sa pinansa na mahalaga na maprotektahan ang marine resources ng Culion dahil dito nanggagaling ang malaking kabuhayan ng mga mamamayan na nagbibigay daan sa pag-abante ng bayan ng Culion. Rose Rodriguez para sa DPR ang una sa puso ng mga palaban niya. Maraming salamat kasamang Ruth Rodriguez at para sa ating police report, drug bypass ng Regional Drug Enforcement Unit, dalawang sachet ng hinihilalang shabu na kumpiska ang suspek aminado. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Alas 9 kagabi nang planuhin ng Regional Police Drug Enforcement Unit ang bypass operation na isinagawa sa Kasuy Street Purok pagkakay sa Barangay San Jose, Puerto Princesa, kung saan kasama ang tropa ng mga pulis at barangay ay plinano kung paano ang pagdilis ng pusher buyer ng Regional Drug Enforcement Unit sa sospeka. At bago mag alas 9 ng gabi ay tumulak ang grupo para isagawa ang drug bypass operation sa panguna ni Police Lieutenant Jason Suarez ng Regional Police Drug Enforcement Unit. At makalipas ang ilang minutong pagtambay ay naikasa ang drug bypass operation kung saan nagtangkap ang makatakbo ng suspect na pinilalang si Reynel Buniel na 26 anyos binata at residente rin na ng purok pagkakay sa barangay San Jose Longsod na ito. Na-recover sa suspect ang dalawang plastic sachet ng hinihinalang shabu at ang bypass money na nagkakahalaga ng 5,000 piso. Na-recover din ang cellphone na ginamit nito sa transaksyon ng bintahan ng droga sa bahagi o pagitan nito ng barangay San Jose at Santa Monica. Naging matagumpay ang drug bypass operation sa pamagitan ng pagtutulungan ng grupo at maingat na pagkatano paano masasakote ang sospeka. At matapos na mahuli nga ito ay aminado naman ito sa kanyang nagawa. Ayon sa kanya, wala daw kasi siyang kapera-pera at kailangan lamang niya ng pera dahil sa wala rin siyang trabaho. At dahil dito, aminado siya at pananagutan niya umano ang kanyang nagawa na pagbenta ng dalawang plastic sachet ng hinihilalang shabu na nagtitimbang ng 0.41 grams at ang isa naman ay 0.23 grams ng shabu. At makalipas ang halos 30 minutong pagsisiyasat sa katawan nito at pagbibigay ng doktrina sa paghuli ay agad na ito dinala sa Police Station 1 para doon ay pansamantalang ilagak para isampa naman ang kaso sa piskalya ngayong araw. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palaway niya. Police Report! Police Report! Maraming salamat kasamang Romy Luzares sa balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na
hirap sila tatay, nanay dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos. Kaya malaking naitulong ng eskolar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang Tito Nikhil po, nagbigay ng mga help station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ng bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsabling pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation sa responsabling pagmimina, may ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag magalala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express pera padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at manipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw, at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. Sa pagpapatuloy ng ating balita at para sa ating showbiz balita. Art director ng FIFA World Cup music video ni Jungkook ng BTS, isang palawenya. Ang ating balitang showbiz, hatid ng ating showbiz insider, Joel Contribida. Showbiz balita. Maliban sa Palawenyo dancer na si Allen Charles Sagyon, isa pang taga-Palawan ang bahagi ng FIFA music video ni Jungkook ng BTS. Siya ay si Rosita Kabuhat, ang art director na nasabing music video. Tubong poblasyon sa bahay ng Nara si Rosita na 8 taon nang nagtatrabaho sa bansang Qatar. Ayon kay Rosita, professional na art director siya sa Qatar at lagian na siyang kinukuha ng Qatar Studios sa mga malalaki nilang projects. Nagsimula siyang coffee server sa isang film studio sa Qatar nang mapansin ang kanyang potensyal sa pagiging art director, kung saan silang nag-aayos ng mga gagamiting props o set ng kukunang eksena. Bago nagtungo sa Qatar, caregiver muna sa Singapore si Rosita hanggang sa lumipat siya ng Dubai at napunta na nga ng Qatar. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nakatrabaho na siyang A-list celebrity. Si Rosita, naging art director din siya ng isang project ng Hollywood actor na si Eric Roberts, kapatid ng actress na si Julia Roberts, at iba pang sikat na mga personality sa Middle East. May isa pang gagawing music video na siya pa rin ang art director para sa Pipa. Ngunit dahil sa confidentiality ay hindi niya muna ito pwedeng isa publiko, ngunit isang American global artist ang lead nito. Ang 43 years old na si Rosita ay anak ng negosyanteng sina Rodolfo at Conchita Kabuhat ng Nara. Nag-aral siya ng elementarya sa Nara Pilot Elementary School. HRM major naman siya sa Santa Catalina College sa Maynila. Isang single mother si Rosita na taong 2014 pa na nasa Qatar. Joel Contribida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo.
Showbiz Balita. Balitang Good Vibes. Good Vibes. At para sa ating Balitang Good Vibes ngayong umaga, ginawaran ng plake ng pagkilala sa katatapos na Career Executive Service Board ang guro at founder ng Batang Puerto Princesa Facebook Group na si Marizel Christine Bautista o mas kilala bilang si Majal. Ang pagkilala ayon kay Majal ay para sa paglilingkod niya sa bayan bilang isang manunulat ng mga kagawaran ng pamahalaan. Lingid sa kaalaman ng marami ay consultant writer si Majal ng nasabing samahan ng mga kawali ng gobyerno, kung saan mga kalihim o matataas na opisyal ng mga kagawaran ang kanyang ini-interview para gawan ng write-up. Sabi ni Majal, may pride at ligaya ang pagsusulat lalo na kung para sa bayan. Ilan sa mga naisulat niya ay nasama na sa mga journal, magazines at libro ng iba't ibang kagawaran sa bansa. Ang ganito anyang parangal ay nakakataba ng puso lalo pat sangkaterba ang ginagawa niyang sulatin na ina-assign sa kanya. Ang pagkilala ay personal na tinanggap ni Ma'am Majal noong November 24 sa Philippine International Convention Center. Balitang Good Vibes! Good Vibes! Ulat Panahon! Ulat Panahon! At para sa ating Ulat Panahon, ITCZ or Intertropical Convergence Zone at Easterlies ang namamayaning weather system sa bansa ngayong araw. Wala ring binabantay ang low pressure area si Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Makakaranas ng mainit na panahon ang Palawan ngayong araw, dulot ito ng easterlies o ang mainit na hangin galing sa Dagat Pasipiko at ang amihan ay hindi nakakaabot sa ating bansa ngayon. May mga localized thunderstorm pa rin na aasahan o ang mga bigla ang pagbuhos ng ulan. 24 to 32 degrees Celsius ang temperatura sa Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius naman sa Calayan Islands at 24 to 32 degrees Celsius naman sa Coron, Calamianes, Cuyo at El Nido. Sumikat ang araw 6:05 ngayong umaga at lulubog ito ng 5:42 mamayang hapon. Ulat Panahon. Ulat Panahon. Ulat Panahon. Birthday po kay Ate Jessica dyan sa ABCD na tindahan convenience store dyan sa Rizal Avenue. Ate Jessica, happy happy birthday po. Enjoy your day. At yan na po ang mga balitang aming nakalap ngayong umaga dito sa Balita Uno with DYPR. Walang iba kundi sa 95.1 1 FM. Muli, ako po si Nico Mendoza Tan. Ulat Panahon. Mga balitang dapat mong malaman. Mga isyung dapat pag-usapan. Iisa-isahin natin yan, kawan. Sa Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. Atenja. Alas 6 ng umaga at alas 12:30 ng tanghali sa 95.1 1 FM.